Good morning po sa inyong lahat. Hello, good morning everyone. Good morning Philippines. At sa mga kasamahan natin internationally, mga poets from different places, different countries in the world. So dito sa Philippines at 10:30 exactly, and I have with me right now ang isa sa mga inidolo ko na poetess, manunula, si Miss Rosie Caristeya. Good morning, Miss Rosie. Kumusta po? Good morning, Miss Helen. Isa pong karangalan ang makausap kaya sa umagang ito. And good morning po sa lahat ng ating mga friends, ng ating mga makata, and mga poet around the world. Yes, so happy ako na nandito ka, Miss Rosie, at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko. So, I'm so interested sa isang makata na katulad mo na hindi pa kita kilala before. But then, gustong-gusto ko na yung mga tula mo. So, Wow. para mapakinggan sa lahat, please introduce yourself para makilala ka. Okay. Ako po ay 54 years old na. And Okay. ang totoong pangalan ko po ay Rosario Caristeya. Yes. Ginagamit ko po yung aking Facebook name na Rio Ramilo from the name na Rosario, which is Ramilo ay middle initial po ng father ko. I Nag-start po ako see. sa poetry na bata pa, pero hindi po ganun kaseryoso. Kasi usually pag bata ka, hindi mo naman masyadong siniseryoso yung mga bagay-bagay. But then, I go back to poetry, siguro 2017, for some reason na bigla na lang na balikan ko yung unang-unang, yung first love ko, yung pagsusulat ng tula. Yun Ay, talaga yun eh, bata pa ganon. ako yun na yun. And then, hindi ko sinishare yung aking mga pieces sa public. Akin lang, nakatago. But then, 2019, something happened na I have to share my pieces in public. Siguro, meron kasing mga bagay-bagay na pinagdadaanan tayo na minsan hindi natin pwedeng sabihin or ikwento. So, the best na nakita kong venue ay isulat ang aking mga karanasan, kung ano yung Wow. feelings, kung yan man ay happiness, kung yan man ay heartache, Sadness. isusulat ko yan. Yes. And by that, nag-start din akong mag-join sa mga poetry groups international. Kasi from the start, English talaga yung medium ko. Hindi ako nagsusulat sa Tagalog. Tagalog. Yes. At doon ko na ilabas yung emotion na hindi ko kayang ikwento sa tao. Kasi usually, ang tao pag napagkukwentohan natin, humahaba. Di ba? Yes. Madudugtungan. So instead na mangyari yon, ayoko ng ganong risk. I wrote them all. Every emotions, whether umiiyak ako. There are times umiiyak ako habang nagsusulat. Yes, Sometimes, naranasan ko rin yun. yes, sometimes umiiyak ka because of happiness. Umiiyak ka because you are grateful. And sometimes umiiyak ka because you are hurt. Deeply hurt. That's right. Yeah, that's why nakikita yon sa aking mga poetry pieces, yung aking emotion, the time na isinusulat ko. And then, ayun na, dumami na yung mga groups. Nawili ako ng nawili. Hindi ko na malaya na. I was there na. Parang nasa gitna na ng dagat. Hindi ko na mapigilan Namalayan. yung sarili ko na andito Yes. na pala ako. Gusto ko na palang gawin to. At nag-i-enjoy ako. Grabe. Nako talaga, ang isang poetess ay makarelate talaga sa mga sinasabi mo. Kasi yun din ang dinadaanan ko. Ang sarap kasi that we can express our bursting emotions into writing, di ba? Doon Yes. mo ipalabas, doon mo makita. At alam mo kung you're sad or sabi mo luluha ka dahil sa kasiyahan. Ang ganda ng resulta because deep emotion yun eh. Tapos naging tula.
So, doon mo makita na ma-relieve ka kung anong naramdaman mo. Yes. Parang, hay, Yes. parang nakaginhawa ka kung masulat mo yan. True. Oo. Actually, And then, si Miss Rosie, before ang pangalan niya sa Facebook ay Rosie Caristia. Wala, hindi ko talaga siya kilala. But then, whoever she was the time, gustong-gusto ko yung sinulat niya sa Filipino Poets and Blossoms, yung Forever Beautiful. Gustong-gusto ko yon kasi nakarelate ako at saka ang daming makarelate. Tapos ang ganda na pagkasulat, ang linis. So sabi ko, ay, nang gusto ko itong basahin. And it's in YouTube. Nabasa, binasa ko. So, Nakita ko rin po. nakita mo, opo. So, ang akin naman, ano, nang ang sarap ipakilala ang taong, kumbaga, kilala na siya, but then people should know her na meron tayong gem dito, meron tayong gem sa Filipino Wow. Blossoms na kailangan natin alagaan, kailangan natin ma-appreciate ang mga trabaho kasi maraming manunulat. Marami talagang manunulat. But hindi lahat na manunulat ay may kinang. Wow. Thank you naman po. Yes, yun, yun. Kahit tahimik lang siya, kahit hindi siya nagpakita ng, gilas, ano bang tawag niyan? Hindi niya napakita. Kahit tahimik lang siya, once nga mapansin ang sinulat niya, talagang kumikinang ang writer. So, yeah, hindi na kailangan i-boost natin ang sarili natin, but our write-up explains na bakit ka nakilala at bakit ka dapat ipakilala pa. That's why ikaw ang naisip. Wow. So, Thank you po. yon. Pwede bang kasi syempre, may mga hugot yan, mga sinulat natin. Gusto nga basahin. Ano ba ang inspiration mo? Ano ba ang nangyayari? Medyo may idea ako, but then I want you to tell our viewers about that. Kahit konti lang, hindi lang lahat. Baka aabuti tayo ng isang araw. Actually, we only have 40 minutes here. And ano lang, just to let the people know nga kung saan mo kinuha yung emosyon mo, bakit ang ganda ng mga sulat mo. Siguro ma'am, I consider this life as school. Kung saan tayo natututo, kung saan tayo nahuhubog. Minsan sa school, bumabagsak, medyo masakit, mahirap i-explain. But then, kung gusto mong makaangat, kailangan mong balikan kung saan ka bumagsak. At yung school na kinaroroonan mo, i-treasure mo yung itinuturo niya sa'yo. No matter how lessons na itinuro sa iyo ng school, ng life. I-treasure mo siya. And then, in the future, makikita mo na dinaanan ko to. Ito yung nag-hone sa akin para makarating ako sa ganitong stage, sa ganitong buhay. So, in a way, yung mga karanasan, whether good or bad, magandang ano siya, magandang balikan siya after mga ilang years. Kung minsan yung sakit, balikan mo, hindi na masakit, pero yung lesson andun pa rin. And that lessons, isinulat ko yan sa isa kong mga, sa aking mga tula na ito talaga yung school, yung buhay, hindi yung classroom na pinapasukan mo during your elementary days or high school days, kundi Okay. ito talaga, the life itself, ito yung school. Ito po yun. Since wala naman akong binabasa, kunin ko lang ang glasses ko. Go ahead, ma'am. yeah, totoo yan. This life is a big university that we can learn a lot of things from our experiences. Tama? So, para sa iyo, kailangan ba dapat, kasi marami tayong mababasa pala. Ang hirap ng Tagalog ko. Marami tayong mababasa na hindi natin balikan ang past. We have to live today, ganon. Pero para sa akin, kailangan ba natin balikan ang past? Kasi parang sa akin lang ha, parang kailangan eh, parang kailangan eh. Kailangan, Oo. yes. Para sa iyo, ano po? We have to look back, hindi dahil sa
kinikip mo pa yung sumanang loob or galit or whatever, kundi yung lessons. Kasi imposibleng walang lessons sa bawat karanasan. Imposibleng hindi ka natuto. Kapag hindi ka natuto, eh, ang laking problema nun, di ba? So, whether it is sadness or happiness or whatever, may natutunan ka, yun yung babalikan mo. Ano ba ang itinuro nun sa'yo? Ano ba ang na-develop noon sa iyo? And from that, pwede mo pa rin siyang i-develop and i-share sa iba, especially sa katulad ko natin na ahead ng years sa mga ibang manunulat, karamihan na kabataan, aspiring ngayon, ma-share natin sa kanila na dumaan din ako sa ganito at ganito yung nangyari and I learn this thing from that from that stage of life, from that phase. So hindi mo kailangan bumalik para balikan talaga. Oo, hindi. Yung lesson lang. Part lang talaga. Because for me, ano po kasi nang yung today natin will be the yesterday of tomorrow, 'di ba? Yes. So yes, dapat exactly. Ang siguro ang makuha natin, ayusin natin ang buhay natin every moment of the Yes. day. Dahil ito ang magiging yesterday. So if you don't want na ang kumbaga ang past natin ay pangit na based on our experiences, eh gawin nating maganda. Makukuha natin from the lessons, from the past lessons na makukuha natin at pagandahin natin because it has a big kumbaga mark sa ating life ang today because it will be the past of tomorrow, ganon. So Yes. Opo. So marami tayong nakukuha na lessons from the past and at the Sobra. same time para sa akin, nafe-feel mo ba na victorious ka sa mga laban mo sa buhay? In some way, yes. Kasi hindi naman laging tagumpay ang tao. Pero there are some instances na masasabi mong, yes, I made it, I did it. Maipagmamalaki mo to. Pwede mong ikwento, pwede mong sabihin sa mga tao to learn from that less from the happiness from the event, yung lesson na natutunan mo and somehow mai-impart mo sa kanila. At kapag natutunan naman nila yon and nagawa din nila and naranasan nila yung magagandang bagay na na-experience mo by choosing this path, victorious ka na nun eh, yung maka-impact ka sa tao, yung makapagbigay ka ng That's lesson. right. Oh, yes. Ganon. So Yeah. yan talaga ang purpose natin sa buhay, no? That we also Yes. have to share, mapangit man o hindi, to, you know, to the, let's say, ang world natin is poetry. So to the budding ones, so the aspiring ones, because malaking bagay, we will be their inspiration na, ay, si ano nga, si Ma'am Rosie nga, ganito ang nadaanan, di ba? Si ME nga, ganyan ang nadaanan. So, kailangan talagang inspirasyon tayo sa ibang tao. Yes, At especially hindi sa tayo kabataan. magpatalo. Hindi tayo magpatalo. And at the same time, we have to be grateful. Pangit man ang Yes. nadaanan or hindi, because that was part of our life. And anyway, hindi naman nag-i-stay yung mga pangit na nangyayari. Yeah, this Dumadaan is lang. just temporal. Dumadaan lang. Yes. So in every Dumadaan lang. phase of our lives, talagang marami ang naitulong, marami ang kumbaga na wake up tayo, kung nakatulog tayo, ginising tayo na ganito pala ang buhay. And for me, as we age, we have to also have a mature minds. Kasi meron Yes. kasing nag-age na Paurong. mature pa rin kung minsan. So, Paurong. that's right. It's about accepting life. Though life is not, you know, not that easy. It's hard. It's difficult. But we have to embrace it. Because napakasarap ang life kung marunong tayo mag-deal. Di ba? That's right. Life is continuous learning. At sa atin, yung choices natin, yung magde-define sa atin kung ano tayo in the future. There was this line sa isa sa mga
poem ko na nakalimutan ko na yung title, na ang sinabi ko, everything we become are the choices we made. Did I know na makaka-impact pala yun sa akin. Yung sinulat ko na ako, ano, lahat pala ng pinili natin, yung magiging ano tayo, yun na tayo ngayon. And so far, matutuwa ako sa pinili ko. Ganun. Yes, tama. And we need to have also, ano, to seek for the wisdom of discernment para malaman natin kung paano tayo i-guide na ito ba ang sundin natin, ito ba. So, there are a lot of sacrifices. Yun ang pinag-usapan namin kanina that, you know, even sacrifices, ano po, we have to thank them. Because if you know the value of every sacrifice, I think, ano po, we will ask for more. Yun Parang po. Hindi ka masasatisfy na yun, na yung ka na lang, andun ka lang. Marami kang gugustuhin. Gusto mong i-discover yung mas marami pa na pwede mo pa palang magawa. Ganon. Yes. Tama. At tayo ay still learning, di ba? We're still young. Young at heart. Young at heart. Young at heart. We are learning life every day. And of course, kailangan nating embrace. That's why na-late nga ako because I came from the hospital, na-admit yung anak ko, 3 days na, pero I didn't post it because usually I didn't post negative things. I'm not saying it's negative, pero ayokong maproblema ang mga tao, magwari ang mga tao, yun lang, hindi nila alam, but yun, ano, mataas pa ang fever niya. I supposed to go to Bohol today after our interview, pero siguro by Sunday na lang. Ganon. So, family first. Family first. Family kaya, first. Ganon. Anyway, Ms. Rayo, napansin ko during ano, sa December natin na party, and thank you for your active participation. I'm so happy. And you were the one who won sa quotable quotes. Naku, ang galing talaga ni Miss Rosie. Opo. Kahit napakasimple, napakasimple talaga ng words niya. Hindi madaling intindihin, pero ang sarap basahin. Yun nga. So, ang daming, napansin ko, ang daming mong anak-anakan doon na nakisali din. Paano Yes. Ba? Bakit marami kang anak sa poetry? Nag-start lang kasi yan exactly doon sa runner-up ko, si J. Adam Malyapre. Yes. Sa kanya talaga nag-start yung pagtawag ng nanay. Kasi aside from parang anak-anak ko siya sa international group, magkapareho kami ng church. I So parang see. na, Okay. Iba yung ano namin, iba yung closeness namin because we are parang brothers and sisters. But instead tatawagin niya ako ng sister kasi ako ay older at ang tawag niya sa akin ay nanay. And then na-invite ako sa I mga see it groups naman. niya. Oo. Naging judge ako sa iba't ibang groups na kaya ang pala tawag sa akin itong mga kinalala bata ka. ay nanay. Tapos Yes. kung may manalo, ay anak ko yan. Parang, ay salamat. Parang bang naintrigo ako. Si Miss Rayo talaga, ang daming anak-anakan dito. Tapos yun, oo. Malaking bagay at saka malaking impact sa buhay nila na meron silang nananay-nanayan sa poetry na ikaw. Yan. Siguro okay din talaga yung nanay kasi before ang tawag sa akin ng mga aspiring writers natin ay ma'am. Hindi ko gusto yung connotation ng ma'am kasi parang masyado namang ano. Kaya sabi Parang ko pwede seryoso bang talaga. Oo. At saka kasi ang itsura ko daw ay stricto kapag lalo sa picture hindi ako nakangiti. Ang sungit daw ng mukha ko. Kaya ma'am, sabi ko pwede bang nanay na lang kasi ako naman ay nanay na talaga. So doon nag-start 'yon. And another, okay. Yung ibang nanay lang ang tawag, marami sila. Almost siguro kung 100% ng mga writers sa Rycon ay ika-classify ko, 75% doon ay nanay ang tawag sa akin. But Oo meron nga, talaga, oo nga. meron talagang few na parang in-adapt ko na. Talagang naging anak na. Kasi
aside from sa poetry, Hinahanap po I kasi am ang into magazine. Hinahanap po ang magazine na nandyan ka. Gusto kong ipakita. Baka nandito sa ilalim. Okay, anyway, sige, ituloy mo, Miss Rosie. Aside kasi doon sa pagiging judge sa mga writing contest, meron akong ano sa counseling. Being the eldest sa Rycon, di ba nung pandemic time na maraming mga bata na nadidepress, doon nag-start yun eh. Ang mga bata walang outlet. Yung unang month ng pandemic, okay pa yun, exciting pa sa kanila yun eh. Pero nung mga ilang buwan na, hala, depressed na, hindi na makalabas, natatakot na, baka pag-aral pa ba, yung mga plano ba, mangyayari pa. And these children, these students, they are posting their peers on Facebook. At kapag nakikita ko yun, tinitingnan ko yung Facebook wall Yan nila, ang dapat. tinitingnan ko ano Mayroon bang ka ano ba. talagang Oo. kumbaga concern sa kanila. Kasi kung wala kang concern, hayaan mo na lang yun. Eh, gusto ko Yes. yun at nagawa ko rin yun. Kaya lang may kabisihan tayo. Gustong gusto ko mag-share ng life ko. Doon Gusto ko gusto ko inubos yung panahon na mag-advise. ano. Doon ko inubos yung panahon ko sa pandemic kasi wala naman akong That's gagawin. nice. So, Oo. in a way, natutulungan ko sila and they are helping me din na magkaroon din ako ng outlet. Mini-message ko yan kapag nakikita ko na medyo delikado yung post, na medyo depressing, Oh, medyo dapat lang. may anxiety. Concerned Kinakausap ko talaga lang. tayo. That's And then sila nice. rin po, Ano yan? nagugula. Magandang gawain yan, being, you know, a Christian. Talagang, ano, talagang kailangan natin makikialam. It's not na makikialam na maging traidora tayo sa kanila, but we want to help them in order to, ano, makita nila ang, kasi mga bata yun eh, they don't have much experience in life, unlike us, na ang dami Marami na silang nating takot. nadaanan. Yes po. At saka So, yung salita, halimbawa, pinapropess natin, we are Christian, we are concerned, we are Christian, we are living the life of Christ. Ang hirap sabihin kasi kung Christian ka, na wala kang pakialam. You have to live right. that life. Oo. Yes, So, tama. yung salitang Christian, kapag sinasalita mo lang, Christian lang yun sa bibig. Kapag Yeah. ginagawa mo yun, hindi mo palang pwede sabihin na, oo, Kristiyano ako kasi may pakialam ako. Hindi lang doon sa mga contest na That's sinasalihan right. ka, kundi yung personal, yung emotional nila. Meron kang concern, meron kang pakialam, at dapat laging meron. Ay, ang ganda. That is what matters in life for you. Hindi pwedeng Christian lang sa pangalan, but we have to act like Christian. So, talaga, Christ-like talaga. So, ay, ang sarap. Buti naman na-interview kita kasi gustong gusto ko yon. You know, it's not about the interview or it's not about that ipakilala kita, but dapat makilala ang anumang ginawa mo mabuti sa kapwa. Yun. At marami Thank tayo you. na may nag-aspire na maka-inspire sana ng marami pa. Ganon. And thank you for that sharing na I'm so happy. And ano po, Ms. Rio, pwede bang sampulan natin ang mga viewers natin sa mga, isa sa mga ano mo dyan, mga sulat mo? Kasi yabang ng yabang ako eh, na you are one of my ano hinahangaan na poetess. So, Sige po. Hanap tayo ng ating tula. Na-surprise ako doon ah. Siguro po, isishare ko sa inyo yung mismong pinag-usapan natin. Yung tula na mismong pinag-usapan natin. Ah, sige. Yung ano ba, Forever Beautiful? I guess nakita na nila yun, narinig na nila. Siguro I share something na although nabasa na nila. Hindi, lahat nakarinig doon ha. Pero gusto ko yun. Gusto ko Okay. ang thoughts ng poem na basta gusto ko. Kung pwede Okay. dalawa na lang. If I have just copy here, I would read that na tula. Okay, sige po. Siguro po yung una muna, yung binanggit ko na kayo lang na. Muna, later na lang. Later na lang. Para Okay. Yung School ma-digest of nila. Life. What is that again? The School of Life. The School of Life.
Yes. Babasahin ko na lang po kasi Sige para po. ano. Okay. Okay. Here it goes. The School Yeah. of Life. She's a woman well-schooled, graceful in her Cinderella shoes. She walks with an air of confidence. Oh, what a sight to behold. I knew that woman very well. She used to be an awkward girl. Until one day, Faith played a joke, challenged her wit without a choice. The School of Life has found her hard, countless failures and fatal steps. We jump hurdles nobody knows, mountains you force to climb. To let out screams nobody hears, swim for years in the pool of tears. Blatant insults she had endured, bitter rejections from head to toes. Concealed behind her elegance are ugly scars from nasty wounds. The outer layer has been healed. Underneath, they still bleed. But School of Life, oh, hail to thee. You succeeded in changing me. I am stronger now, can't you see? From the coward girl that I used to be. Ang ganda talaga. I'm stronger Thank you po. now, can't you see? Ay, nako. Talaga yun ang mga Amen. gusto kong mga tula. Talagang hindi lang poetry, but it speaks to the souls It of speaks everyone. life. Yeah. Ganon. So, Yung buong thank you, emotion Miss ang Rayo, for sharing that. Gusto kong, Yeah. baka ano ha, may mag-move konti ang ano, table ko. Sige po. Kasi I want to share the audience natin sa ano, sa, but before sharing, that was like, maliit lang naman yung poem na Forever Beautiful, no? Kung may copy lang Yeah. ako na lang sana ang magbasa. Hanapin ko po uli. Hanapin mo. Yes, sir. Anyway, ano, nang, nandyan lang yan. Nandyan lang yan. Opo, kasi minsan nakakalimutan ko na yung ano eh. Nakakalimutan ko yung mga poem na sinulat ko. Unless may mag-remind sa akin na, o di ba ikaw gumawa na ito? Nakakalimutan ko siya. So, talagang, you share that to me. Mas gusto kong magbasa noon. Parang feel na feel ko. I found it na po. Madali Okay, ko pa siya na ano. sige. You read it. Okay. Ibigyan ko lang po kayo ng konting background. Ito Yeah. pong poem na to, Forever Beautiful. Ito po ay nanggaling dun sa experience na hindi mo naman kailangan tumingin sa negatibong bagay, sa nangyaring negatibo sa buhay mo. Meron pa din positibo sa lahat ng nangyayari. Although sometimes, maraming mahirap. Pero at the end of the day, sabi nga nila, meron pa din namang magandang nangyari at meron ka pa Yes, rin kaya effort. nga. Yan, pag-intindi ko sa poem na yan. Sige, go Yes. na. Very positive. Okay po, here it goes. Ang title po niya ay Forever Beautiful. Okay. Back then, I thought that life will be forever shadows and dream. We left and indeed some things completely change. But then, life remains the same even when you're gone. The leaves and the grass are still green. Chickadees still chirp every morning. The garden continues to bloom beautiful flowers. And the coffee tastes superb and smells the same. I cannot blame you for the life that you choose over me. But I applaud this strong woman that you refuse to see. And today, while you are wondering why and what makes me happy, it is the gratitude from deep within because you set me free. Again. Talaga yan. Ang daming makarelate niyan. So, Yes po. instead, ano, yun palang iniyak-iyakan natin before, ano pala, makita mo na, ay, salamat na ginawa mo yun because Yes now po. you're giving me, you know, a free life. Parang ganon. Freedom, freedom. Akala mo forever ka Freedom, ng ganun. yeah, that's right. So, napakaganda, napakaganda talaga. But anyway, we have kailangan kong mag-glasses. We have 5 minutes more to go. Actually, this is just a draft. How can I show this? This is Okay just na a po. draft. Yeah. And
for proofreading pa, and it will be soon available. And gusto ko lang i-share kasi nandito ka, ikaw ang winner. Nako Uy. po, ikaw ang gold winner. Thank Nako, you po. galing talaga. I share po yung some of my prize sa Rosas organization. Ay, really? Yes. Oo, kay may money na nga, ano, no? Prize doon. Nandito ka na, where is it? Di ba pinag, ayaw, this is Yes. it. Yes. Ang daming natuwa. Ang daming natuwa Kaya actually. nga, Diyos Sabi nila, paano ba ko. malagay sa magazine? Sabi ko, hindi ko alam. So yun, napakaganda. Tapos, ano, ang quote niya na nanalo is just very simple, pero talagang with substance. The best outfit to wear along with our coat is our smile. Let's wear it more often. So, we need to smile often. And ano, Yes. galing yan kay Miss Rayu. And thank you, Miss Rayu. And I, as I have said, you are a gem. Not only to the Filipino Poets and Blossoms, but to the group where you are at and where you are in. And thank you so much for sharing your life. And I am indeed so happy. It is my great pleasure to have you and to let your voice be heard throughout. Kasi importante yon. And we have to share people having, you know, wisdom in order to inspire others. And yeah, you have read two poems, and I know that it will be a memorable event for you. Ang dami ko nang na-interview, it's like more than 60 poets around the world. Parang marami Wow, ang ang dami. yeah. Naputo lang ako for a while, maybe almost a year, but I said why I don't continue these things, that I have to bring people their voices na ang ganda naman. Just you know, maliit na ano oras lang ang ibigay ko, and then you make the world, you know, go round. Then Miss Rio, what is your advice for our budding, sa mga kaanak-anakan mo dyan? We still have 2 minutes. Siguro nothing serious, pero ang pwede ko lang i-impart sa kanila, life matters when and if you share it to people. Again, Kapag please. naka-influence ka, life Please. matters if and when you share it to people. Kapag naka-influence ka sa tao, ng magandang influence, doon mo lang masasabi mong nandun yung halaga ng buhay. It's not na yung itinatangkilik natin. It's not that. It's not our money. It's not our wealth. It's not our education. But how we impacted their life. How we touched their lives. Yun. For me, life matters that way. Oh my God, perfectly said. Thank you. So it's not about our beauty. It's not Yeah. about our wealth. Yeah, It's hindi not about yun. that. Yung na uplift mo ang buhay ng isang tao, naturuan Na-touch mo mo sila, sila. and then you have guided them, and your life is a great example for them. Napakaganda na ang dami nating hindi tayo malilimutan. We are, I think, not only a gem, but a gold, Yeah. a diamond for this Legacy world. natin yun. Yeah, The legacy natin. world needs, you know, people having a like your ano, your advocacy in life, your thoughts, Thank and you. my thoughts and other thoughts. The world now is ano, needing such people, let's say like Yeah. us. That's right. Thank So you. thank you for the time. I am greatly My honored pleasure to po. have you. Thank Thank you, Miss you. Rayu. Bye bye. Bye bye. Thank you po. Thank you. Thank you to our viewers sa pagsusunod nyo. And I promise that I will give you
napakagandang mga interviewin na magbigay sa atin ng inspirasyon at marami tayong natutunan. That's what matters in life for me. Bye-bye! Thank you po.